Inip na din ako, mahal. Ayoko naman madaliin ang lahat. Dahil ang pila yung mga Silverio, hindi sila magdidikta ng mga desisyon natin sa buhay. Kung magpapakasal ako, isa lang naman ang hinihiling ko. Na makauwi ang nanay mo galing Singapore. Alam ko. Kunti na lang, man. Kunti na lang. Nagtugma lahat ng sinabi natin sa kanila sa investigasyon nila na si Catalina si Senyora, magkasosyo sila ni Menandro sa pasugalan. Pero mukhang nakatunog ho sila. Pinuntahan naman ng mga pulis ang registered address nila. Pero wala ng tao. Nagtatago ng araw sila. Rahayaan nyo naka-watchlist na sila, hindi sila pwede umalis ng bansa. Ang sabi sa akin ng pulis. Wala na silang kawala. Ang dami na nating ebidensya, ang dami na nating testigo laban sa kanila. Siguradong paralisado na sa takot yung mga yun. Hindi na sila basta-basta makapunta dito para manggulo. We should go on with our lives. Tama. Gusto namin ng tatay nyo na kung ano man ang plano nyo noon, kung ano man ang mga pangarap nyo noon, ituloy nyo. Hmm. Katulad mo, anak. Yung kasal mo, ano ba? Kumusta? Matagal pa ba yon? Oo. Nainip na nga ako. Gusto ko na magkaroon ng apo. Kahit ano. Sabihin mo lang sa akin. Isa kasi ito sa pinaka-importanting bagay sa buhay ni Isay. Ngayon, naisip ko, marami kang koneksyon sa ibang bansa, di ba? Baka kaya mo akong tulungan. Tulad ng sinabi mo, magkapatid tayo. Sagutin kita. Hindi po pwede to. Eh, hindi ko mapakinabangan ang sarili kong kadugo. I need Mateo. Naasikasin mo na ba ang mga papeles niya? Kailangan ma-absuelto ko agad siya at mailabas sa facility para malaya siyang manggulo sa mundo ng mga kardinal. Nakausap ko na yung taong nasa posisyon na makakatulong sa atin. Pero milyon ang hinihinging kapalit. Eh, di, ibigay mo na kung anong gusto niya. Idadagdag ko na lang sa listahan ng mga utang sa akin, mga kardinal. Masusunod, Senyora. Meanwhile, manmanan mo sila at siguraduhin mo huwag kang magkakalat sa trabaho mo. Kung ayaw mo, ikaw naman ang ipaliktit ko. Oh, ano iniisip mo? Ano iniisip mo? Uy, pwede ba? Alam ko na yan eh. Parang awa mo na, ligaman mo na yan. Bago maunahan ka pa ng iba. Ano ba, yan pa rin ba yung babaeng yun? Mukhang pinamahal ka na dyan, ah. Ako kaya, kailan ko mamimit yung gawan ko? Alam mo, namuproblema nga ako ngayon, eh. Hindi ako makapag-date lately. Teka, paano kung ligawan ka nung... Nung lalaki na kaano sa akin? No way, no! Gabi naman to, eh. Sakali lang na gustuhin ka pa niyang makilala. Pagbibigyan mo ba siya? N.A. Not applicable sa akin yun, no? Simula siguro ng consumption, pwede pa. Pero hindi ako may in love sa lalaki, mas masungit sa akin, no? Pagod sa sarilo kayo. Mismo! Oh. Eh, mabait naman siya, di ba? Minin mo, mabait siya, di ba? Oo, mabait siya. Mabait siya. Tsaka, matinong kausap. Sweet. Tapos, alam mo yung mahinahon siya magsalita, ganun. Pero minsan, alam mo, masarap batukan kasi ang labo eh. Teka. Kung lilinawin ba niya yung nararamdaman niya sa'yo pag bibigyan mo siya? Eh, paano kung gusto ka pala niya? Hindi lang niya masabi sa'yo. Parang suntok naman sa buwan yun. Teka lang, sino ba pinag-uusapan natin? Si Sir Lorenzo o yung lalaki ng ano sa'yo? Wala bang bumisita sa akin? Wala. At tumawag? Wala rin. Si Dulce, hindi mo lang siya tumawag? Tagal na siya di dumadalaw dito. Pati si Mrs. Rodriguez. Eh, yung mga kardinal? Paano sila rito? Kaya kung pamilya ang hanap mo, wala. Hindi ko kailangan yung mga kardinal! Naiintindihan mo? Hindi ko sila kailangan! Bitawan niyo ako!
Bitawan niyo! Ma. Oh. Miss Liwanag. Oh, ma. Are you okay? I am. Relax. Dapat magandang maganda kayo sa kasal. Okay? Look at me. I'm relaxed. I'm fresh. Papatalo ba ako sa mga kapatid ko? Ma, we still have time para ayusin na lahat ng to. E napauwi nga natin yung mami ni Isay. Ay, good, good. Buti nakahanap ka ng paraan. Yeah, I called some people. Pulled a few strings. So, kayo nang bahala dito. Your father's coming. And I have to prepare for the dinner tonight. Oh, tulungan mo si Dianne, ha? Yes, ma'am. Okay. Sige, thank you, ha? So? Okay na ako, umalis ka na. Nope. Narinig mo yung sinabi ni Mami, di ba? Sumusunod lang ako. Di ba may usapan tayo? Unless magpupumilit ka, strike two ka na. Bakit pa ang pride-pride mo? Ikaw na nga itong tinutulungan ko eh. Kasi kaya kong mag-isa. Huwag mo nang stressin niya sarili mo, sir. Ako nang bahala. Si Dianne ba na ihatid mo? Believe me ba, gusto ko sanang gawin yung sinabi niyo. Aso nga lang, ibang klase rin yung babae yun eh. Bakit? Alam niyo, hindi ko siya maintindihan. Para siyang... independent. Lumalaban. Yeah, that's a nice way to put it. Pero tama ho kayo. Siya yung tipo ng babaeng hindi basta-basta nagpapatalo. Parang ikaw. Alam mo, lahat yung mga pinagdaanan mong sakripisyo para sa mama mo, ganyan din si Dianne eh. Ganun siya eh. Mas sanay siya nung siya ang nag-aalaga kaysa sa siya ang inaalagaan. Asa na ba yung mga kamag-anak na? Eh... mga magulang niya. Bata pa si Dayan ang mawala mga magulang niya. Kaya nung mamatay ang tiya niya, ang Cardinal na ang naging pamilya niya. Nay, sobra-sobra naman ho ata to. Nung binigay ni Roman yan sa akin noon, ganun na ganun din ang naging reaksyon ko. But I realized, ganun talaga siya magmahal. Sobra-sobra, nag-uumapaw. At alam ko, ganun din ang pagmamahal ni Isagani sa iyo. That's why I want this for you. Para maaalala mo ang pagmamahal niya sa iyo. Para maging matibay ka. Alam niyo po, nung nagdesisyon po ako na pakasalan si Isagani, buo po ang loob ko na ipaglalaban ko siya. Let me guess. Nandito ka dahil may kailangan ka sa akin. Siguro naman natuto ka na ng leksyon. Ikaw ang dapat matuto. Hindi mo basa-basa mapapabagsak ang mga Cardinal. Lalo na kung wala ako. Huwag mo akong yabangan, Kuya. Marami ka pang atraso sa akin. At kung gusto mong makabari, susundin mo lahat ng iuutos ko sa'yo. Ano yun? Sirain mo ang kasal ng panganay na. Tapos na tayo. Saka mo na muna isipin yung pabuya mo. Dahil pag pumalipak ka pa rito sa papagawa ko sa'yo, paluluhurin kita sa bubo hanggang sa dumuguyang mahihina mong tuhoy.
Parang may kulang. Ano kaya? Baka ito. Tay. Gusto lang ba? Oo naman po. Yan. Kaya ako binigay sa'yo yan. Yan ang magpapaalala sa'yo na lagi mong pahalagahan ang panahon at oras ninyo ni Isay at ng magiging pamilya ninyo. Kasi alam mo, anak, yang oras, kaya mong ibigay. Pero pagka lumipas na, nawala na, wala na. Kaya, naku, lagi mong mamahalin si Isay. At ang mga marami namin magiging apo ng nanay mo nang higit sa buhay mo. Danilo. Yes, sir. Picture naman. Sure, sir. Selfie, sir. Selfie tayo. Unan mo kami. Joke lang. Alam ko naman. Mabiro eh. Okay. Compress closer. 1, 2, 3. Smile. Inutusan mo ba kami? Alam, pakiusap lang po. Yan na. Perfect. Yes. Teka, ngayon lang talaga? Grabe naman to. Ay, teka. Sayang naman yung smile mo kung hindi tayo magpipicture. Selfie tayo. Ayan. Okay. Abay ka, di ba? Oh. Pwede bang iset aside muna natin yung deal natin? Kahit ngayon lang? Ha? Bawal umiwas. Bawal magsungit. Okay, sige. Papayag ako, pero hindi dahil sa'yo. Papayag ako. Kasi deserve nila Isay at Isagani maging masaya ng araw. I'll take it as a good start. Nami-miss mo siya, no? Yung babaeng lagi mong kinikwento sa akin. Iniisip mo na sana nandito rin siya. Di ba? Kailang sapat na. Oo. Ano ba ako obvious? Kitang-kita eh. Alam nyo, noon wala akong pakialam kung ano mangyari bukas, sa susunod na araw. Basta magawa ko yung gusto ko, solve na ako. Sabi ko naman sa'yo, kakampi mo ako, di ba? I'm your mother. I know what's best pagdating sa mga ganitong bagay. Huwag dami na manonood lang tayo.
Of course. Manonood tayo, magre-relax, magwa-wine. At papanoorin natin kung paano ko gawing horror house sa perya ang kasal ni Isagani. Iyakan. Takbuhan. At sigawan. At magiging kasing kulay na pula ang ganitong alak na to. Ang dadaanan ni Isay papunta kay Isagani. To watch the recap of Los Bastardos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.